Hi guys, welcome to Sports All In. Kasama ko ngayon yung mga magigiting na tiga PCSO. Papakilala sila isa-isa. Dito muna sa aking kanan, si Darwin. Pakilala ka. Hi. Anong pilido mo? Darwin Green from PCSO. Hi, my name is Justin Santos from Core Plan PCSO. Aaron Austria po, PCSO. Ayan, mga mahihiyain po to, pero totoo nito, makakapal mukha nito eh. Punta ko dito lagi yan, sa bahay, para lamang gulo. Makikain. Di naman. Andito po tayo ngayon sa PC, sa ating studio, para mapag-usapan yung ano ba programa talaga ng PCSO, ano ba talaga ginagawa ng PCSO. Kasi, hindi lang po siya talaga tumutulong sa mga kababayan natin ng mga charity works, no? Tumutulong din sila sa mga sports program, lalo sa kabataan. Tanungin muna natin si Justin Santos kung ano ba talaga yung kanilang programa as a sports coordinator ng PCSO. Well, ginawa ang PCSO noong 1934. At history check lang po mga kababayan natin dyan na ang Rizal Memorial Sports Complex ay pinagawa din po galing sa Charity Sweepstakes Office po yun, yung mga una pang panahon. So, meron po kaming link sa mga sports programs noon pa man. At ngayon po, fast forward in the future, ang mga programa po tulad ng PYD ay tinutulungan po namin ang mga young aspiring basketball players na ating nasyon. So that ma-discover, magkaroon na yung mga nangangarap dyan ay magkaroon ng realization sa basketball maybe in the future. So nandito po kami. Handaan nyo po yung papel nyo. May question and answer kasi history na tinakbo ni Justin. Kakaiba po talaga to si Justin. Pang historical. Anyway, pagdating naman natin ito, kasi alam ko meron ngayon, di ba, yung mga in-house sports program nyo? Yung mga inter-department ba tawag doon? Inter-department. Pwede nyo ba i-discuss yun? Sino willing mag-discuss? Si Aaron Austria po. Anak ni Vice Mayor Austria ng Batangas. Oo, kaibigan mo yun. Hi Vice! Bale, halos last month, nagkaroon ng PCSO In-House Basketball League. At fortunately, nag-champion kami. Kayo nag-champion. Sino ba yung mga MVP doon? Mythical 5 tsaka MVP sa basketball. Mythical 5? Yung mga kaibigan natin. Si pakibanggit para at least ma-acknowledge yung mga magagaling natin manlalaro. Si Net Gigante. Net Gigante. Net Gigante at center. Si Ranyosa. Si Brian Ranyosa. Si Cyrus Sapansa, point guard. Si Aaron Makatangay. At yours truly. Si Aaron Austria. Sino naman tinanghal ng MVP dyan? Sino ba? Darwin? Natatandaan mo ba? Ikaw pala yun. Aaron Austria po. Napaka-humble. Samba lang yun. Ano ba to? Basketball lang o meron pa ibang sports? Dito sa in-house niyo sa PCSO. Halos lahat ng sports meron tayo. Paki-elaborate para at least alam ng mga ating manunood na. Ano ba talaga? Kasi baka mamaya ang alam nila tiga loto lang, draw lang kayo, draw lang loto, pero hindi nila alam na. Ang health po is very important to them. Syempre, they have to perform their task 24 hours. Ang loto po, ang PCSO is almost like working 24 hours. So, kinakailangan po healthy din sila. So, kinakailangan sila magkaroon ng mga sports program, na in-house sports program. Kaya, mas maganda malaman natin kung ano-anong sports yon. Baka ikaw, gusto mo i-discuss kung ano pa yung ibang sports program? Well, you know, the PCSO has its own sports committee headed by Mr. Arnel Casas. No? Boss. And PCSO involves its employees through different sports programs like basketball. We have basketball, we have volleyball, we have bowling. Pwede ko dyan, ha? Bowling. And we have billiards. Darts. And a lot more. Yung recently concluded na PCSO Sports Fest na Larong Pinoy, no? Anything natin this year. Para sa mga millennials diyan na nakakalimot na or pinanganak ng 90s. Ay, mga maluksong baka yan. Yes, yes sir. Sumbong preso. Binalik ng Sports Committee. Wow, galing ha. Nakaka- na ginawa namin. Ikaw, saka doon sumali sa tumbang preso. Ay, sa sipa ako. Sa sipa ako. And anyways, ginawa tong Sports Fest sa Reyes Gym.
Parang hindi ko alam yan ah. Nung Friday. Nung Coach, Friday. Hindi, hindi po ako na-informed. Pasensya na po kayo ah. Ang akala ko kay tunay na kaibigan ko po sila. Eh, bali, yun eh. Sino ba kinuha nilang ano? May bagong sports committee kasi tapos in line dun sa upcoming anniversary ng 83rd anniversary ng PCSO, we had to, you know, fast forward the activities na para before the main event, mairouse na po yung 80% ng in-house sports. And that was last Friday sa Reyes Gym, Palarong Pinoy. Nice! So talaga baliktalo tayo sa mga magagandang laro ng mga kabataan noon. Well, ang parang may nakalimutan kayo. Alam ko meron dyan magaling eh, yung sa shooting. Ah, yeah. Yeah, meron na, may sumasali din. Division chief ko na champion, sir. Si Miss Agnes Ibera. Ayan. Hi, Ma'am Agnes. Hello, shout out to you. May tayo dyan, di ba, na magaling? Si Mike Fernando, magaling mamaril. Mike Fernando, hindi, parang yung maril nyo lang, maril ang maril kahit saan. Mike, hi daw, sabi ni Coach. Baril ka lang ng baril. Kahit sa umapunta, bumabaril ka. Anyway, kidding aside. Anyway, nabanggit nyo kanina yung ano eh, yung anniversary. Ma-explain nyo ba mabuti kung ano yung magiging programa sa ng anniversary nyo? Kailan ba ito i-gaganapin? Baka pwede nyo explain kung ano yung okay. Program. So the PCSO will have its anniversary on October 26. 83 na po ang PCSO. Yes, and basically the program of the anniversary is we will have Thanksgiving mass in the morning, then some raffles in the midday. Kasali kami sa mga raffle dyan o pang in-house lang yan? Pang in-house lang yan. Pang in-house muna. Pang empleyado muna. Then we will have some guests like our beneficiaries. Oh, muna yung main guest. Huwag muna natin i-be. Dapat nalaman nga nila. Yung mga beneficiaries. Pero meron kasi yung surprise guest. Abangan po natin ang surprise guest yan. Hindi po ako yung surprise guest nila. Surprise guest. Second to the surprise guest lang po. Si Coach. So ano ba? Ano pa magaganap dyan? This will be Thursday, right? Thursday. Saan? Dito lang sa Wakwak and Country Club. Yes, sir. Wow, big time talaga itong mga coordinators natin, no? Tapos, sino nag-spearhead itong program na ito for the Thursday celebration? The executive department, no? Headed by Chairman Jose Jorge Corpus. Chairman Corpus. And of course, our beloved GM Alexander Balutan, sir. Oh, boss Balutan. That's happy anniversary na rin. Kasi and of course, our AGM, sila Sir Dodi, si Ma'am Juliet Aseo, and the rest of the AGMs, Attorney Pachag. No, sila ang nag-organize ng... Sir Sed. So basically, this is really a big event. Yes. Kumbaga, ano to, walang pasok, so walang lotto draw that day? No. Meron pa rin lotto draw. Kasi maraming baka biglang may magulat. Eh, walang lotto, marami talagang... tumataya sa loto, you know, taking their chances. Yes. Diba? Okay, that's what we do. Even though meron tayong celebration na ganyan, kailangan natin i-rouse ang ating daily loto draw. So, abangan nyo rin po. At may chance kayong maging milyonaryo sa inyong 20 pesos na taya. At makakatulong pa kayo sa charity works ng PCSO. Plugging ka agad ah. Diba? Lagi na ba yun? Parang gusto mo na tapusin. Gusto mo ba makapagkwentuhan sa inyo? Hindi. Kasi ganun talaga. Kasi for planning, pasensya na. Grabe ka lumayap eh. Alam ko, pag ikaw yung lumayap na, talagang kahit papailan lim yung layup, lumayap ka eh. Diba? Anyway, Aaron, since ikaw yung nag-MVP, ano, diba, naglalaro ka ng basketball, tsaka naglalaro ka ng volleyball, ano ba yung mga tournament outside PCSO na sinasalihan nyo na nagiging parang kasi as one team na kayo in-house kayo magkakalaban tapos pagdating sa labas as one team na kayo ano yung nagiging purpose noon ano yung na-achieve nyo pagdating natin ngayon sa labas
isa na yung dinadala mo yung ano na yung team ng PCSO na bale yung PCSO sumasali sa GCAA or yung Government Corporation Athletic Association. Bale nakasali din ako diyan sa ano sa volleyball wherein nakakuha kami ng fourth place. Ah, wow, then semifinals kaya no. Magaling. Congratulations na sa volleyball team natin sa PCSO sa GCAA. Doon sa basketball naman, ang pag-usapan natin, Justin, dalawang division yan eh. Diba? At saka kung ano-ano yung mga government agency na sumasali, para at least magkaroon sila ng idea na ang basketball program is not only in-house, but also outside. Yes. GCAA has been is an outlet ng mga other government, not only PCSO, but several government-owned corporations na rin, like GSIS, SSS, PhilHealth, PAGCOR, and Land others. So basically, it's almost all agencies of the different government. Yeah, inculcating sports, different types of sports. Ang in-house namin, basically, may representation kami almost in every sport. So like darts, basketball, volleyball, bowling, which is ongoing right kahit now. Kahit kung larong Pinoy din. May larong Pinoy, meron din tayong representation po dyan. Purpose of this is for us, yung in-house namin na naging one team, representing the office. Actually, kami, we're an honest team, talagang in-house talaga kami. So win or lose, ang purpose namin is yung camaraderie. Tsaka yung ma-develop yung mga in-house players namin na mag-prepare at ma-disciplina rin sa larangan ng sports. Okay, basically ang pagkakaintindi ko ngayon is lahat ng in-house sports nyo are the sports na nangyayari na meron din ng GCAA. Mm. Para meron kayong well-represented ang PCSO. Yes. Ah, nice. So talagang, kumbaga, one-year program preparation din talaga ginagawa nyo, no? I'm sure medyo mahirap yung budgeting, tsaka lahat ng bagay na mga benefits na ibibigay sa players. Medyo masakit ba sa ulo yan, Darwin? Masakit na masakit talaga, sir. Sa sobrang sakit ba yan? Parang nawawala na yung... Wala na nga kasubok. Kakalbo na. Hindi. Ano na, naglolokon lang po tayo. Pero yan po, yan ang PCSO. No? At least, malalaman nyo na hindi lang po sila talaga more on the lotto. They're also trying to help mga kabataan natin. At the same time, syempre, they wanted to promote camaraderie sa mga kapwa nilang agencies dito sa government natin. Again, iniimbitahan po nila tayong lahat, no, na mag-celebrate ng 83rd anniversary nila on Thursday in Wakwak Country Club dito lang po sa May Show Boulevard, Bandaluyong. Before that, papasalamat lang po tayo, no, sa mga sponsors natin. Hookup by Boss Jay Lucero. Yeah, no, Boss Jay, oh, susuot ko na. We have Regent, Ma'am Susan C. We have Mayofit, si Jason Pua. Mega Sardines, si Boss Neri Pumasi. Of course, Wilson, si Amon Cahife. And Boss Ryan Cruz ng LGR. Maraming salamat po sa suporta na binibigay nyo dito sa Sports All In. Solo flight po ako ngayon. Wala ngayon si Benji Santiago dahil nagko-cover po ng UCBL. Na absent po ako dun ngayon. Actually, yun ang gusto nila makasama. Hindi po ako. Hinahanap nila. Yung akin namang anak na si Bailey, si nandun po sa Dumaguete. Naglalaro ng Uni Games ngayon. Representing UST. Yes. So, good luck. Solo flight lang po ako. Pasensya na po ka. Pagtiisa niya na lang ako. Anyway, medyo baguhin natin yung ano, sitwasyon. Okay, sir. PBA. Who's into Meralco? Ginebra. Meralco, Ginebra? Meralco. Ginebra. So, ang sitwasyon ngayon, 3-2. Tanungin kita, anong ba mangyayari sa Game 6? I think Meralco will bring home the bacon. Bacon talaga nga. Coach Norman Black, pag kailangan mo assistant coach, Darwin, Rape, ng PCSO. Ikaw naman, ano, siyempre, siyempre, larong Pilipino, gusto lagi hanggang sa dulo. So actually, pagka nanalo yung Meralco, there's a good chance na baka sa
sa Game 7, yun ang pinakamaganda. So you're looking, you're basically wanting and looking at Game 7? Game 7 it is. Ah, syempre. Eh, kabarangay natin. Ano ang kabarangay Hinebra dyan? Last year, Porto na yan. Oh. Ngayong year, Porto uli yan. Porto uli. Ang daming nananalangin eh. Ilang milyon kaming nananalangin eh. So yan po. Aga Ulusun, Visayas, Mindanao po, nananalangin daw ang barangay Hinebra. Tingnan natin, ang problema po natin, pag nanalo po barangay Hinebra, magkakalasingan po tayo. Oh, isang linggo po yan. Diba? Patapos na yung Oktoberfest eh. Diba? Pero pagdating po at natalo ang Meralco, putol po ang kuryente natin. Sigurado po tayo, wala po tayo kuryente na isang linggo. Ramdam na ramdam po natin yan. So hindi ko na alam kung sino pipiliin nila. Magpapakalasing ka o walang kuryente? Doon na ako sa may kuryente. Doon na ako sa may kuryente. Pag nalasing ka naman, masaya ka naman eh. Ano na po yan, mga salo-salong kwento lang po yan, sports solid. Again, baka may parting words ka, Darwin, para sa ating mga manunood. Alam mo, ang maganda dito sa Facebook Live natin, actually, we're in recording right now, sa ating program, you can share this anywhere, anytime, you know, friends from all over the world. Kaya pagkakataon mo na, batiin mga relatives mo kung sinong gusto mong pasalamatan. Well, okay. I would like to take this chance to thank Coach Bujing for inviting us, and my mom from Sanfo, mom. Oh, San Francisco. And my cousins from Louisiana. And of course, to the PYD kids. I understand may biyahe kayo, sir? Yes, a Singaporean. Actually, supported by PCSO also. Well, good luck sa inyo. And to all who's watching this broadcast sa Facebook Live, please continue supporting the Lotto. No? Tulong mo na, swerte mo ba? Yun ang pinakamagandang tagline pala. Tulong mo na, swerte mo ba? Swerte mo pa. Ang tagline. Ikaw naman, Justin. Ano naman sa sasama? Basta, parting words. Parting words. Thank you for inviting us here, Coach Bujing. I've seen the program, the PYD program. I'm a part of the PYD family. And my nephew also played for international games. And sobra po akong humahanga sa inyong program dahil po nakakapag-develop kayo ng mga aspiring players. Imagine if this happened way back nung panahon pa namin nila, Coach. Baka nasa PBA na rin kami. Dahil po, appreciate po namin itong ganito pong klaseng ang mga tulong po sa mga kids. Most especially sa mga underprivileged po. It's something to behold po na meron pong ganitong mga klaseng programs ngayon para sa ating mga kids. I also like to thank my PCSO family. Sa core plan, steady lang tayo dyan at may ras natin yung anniversary. Also to my family in Pasig. Maraming salamat po, Coach, and see you around again. Aaron, batayin mo yung mga kababayan natin sa Batangas. Una ko na napapasalamat ako kay Coach Bujing sa binigay niyang time sa amin. Tsaka yung binigay na time ni Coach Bujing para dun sa mga kababayan ko sa bayan ng Laurel, kung saan yung PYD na sponsored ng PCSO at also yung naglalaro sa iba't ibang bansa, naglaro sila sa bayan namin kung saan napakaraming nanood. Hindi mo na naabot yun. Hindi ko na naabot. May trabaho. Pero nakita ko yun sa video. Grabe talaga. Punong-puno yung court eh. No? Tuwang-tuwa yung mga bata. And gusto namin makabalik doon siguro after this Singapore trip ng Pinoy Youth Dreamers. Eh, kung ano man maging resulta nun, bibisita tayo bago magpasko siguro. Oo naman, walang problema. Basta ikaw. Eh, ba't si Daddy, siyempre. Batay ko si Nanay, tsaka si Tatay. Vice Mayor Austria po, tsaka si Kapitana Austria. Tsaka yung mga kababayan natin dyan sa Laurel, happy viewing po. Meron kayong mga nakalimutan eh. Hindi nyo man labi natin mga special someone yun. Ako wala ako. Ay, hindi. Kaya sila nga, sa kanila ako nakatingin lang eh. Wala ka pa ba pagkakataon? Wala pa rin. Marami ko. Available po. Too many to mention. Single and ready to mingle. Darwin, di ba? Paano kayo ma-reach na ang PCSO, you know, like the social media, who's in charge of that? Para at least, you know,
malaman nila kung kunyari gusto nila malaman yung resulta ng loto or how they will inquire? Through our social media networks, website ng PCSO, www.pcso.gov.ph. You can scan kung ano yung parang frequently asked questions nyo about our programs, employees, yung mga recently concluded na activities namin. Nandun po, nakapost po yun. And nandun na po yung mga requirements, halimbawa sa medical assistance. When inquiring about the lotto games, yes, nandun na rin po yung results. Opo, 24/7 po yun. And ano ba yun? Ano ba yung ano na, the Facebook account? Yung Facebook po. May newly ano pa kami launch na Facebook account, Philippine Charity Sweepstakes Office, para doon sa mga hindi pa po nakakaalam. Recently lang po kasi ano yun, enough. Kaka-approve lang. Okay. And Sweepstakes Employees Union. Okay. Sa, ano, eh yung mga personal account to, ayaw nyo ba ibigay? Sabi ko na nga ba eh. Ayaw na talaga amin kasi baka makasama sila sa loto eh. Anyway, maraming salamat po sa panunood. Again, ako po si Coach Bujing Akot. Solo flight po ako ngayon sa Sports All In. Meron po tayong YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Pwede nyo po kami i-follow. Pwede nyo po ito i-share. Pwede po kayo mag-comment. Lahat po pwede nyo sabihin. Huwag lang po kayo makikipag-away. Okay? Ayaw po natin ng away. Gusto po natin dito. Laging peace. Okay? Again, maraming salamat kay Darwin, kay Justin, at kay Aaron. Palakpakan po natin ang happy 83rd anniversary ang PCSO. Maraming salamat po. Thank you. Thank you.